Good morning everyone! Welcome back to my channel. For today's episode, samahan niyo ako sa paglipat ng ating mga plants na nabili kahapon. Hours na yung nakalipas. Nakapag-recover na yan partially para hindi magkaroon ng root shock. Kaya, nag-re-wait muna tayo ng 24 hours bago natin sila i-repot. So, yung soil mix natin is, so, nilalagyan ko po siya ng bunot. Then, meron po tayong vermicast. Meron tayo. Lalagyan natin siya ng pumice. So, nakita ko na yung pumice na nabili ko before. So, yan. Gagamitin natin. And meron din tayong combination of chrysal, dried twigs, at saka mga nabubulok na twigs at mga dried acacia leaves. So, yan. Meron na akong chrysal carbonizer. Nakakagawa na ako na sarili ko na carbonized chrysal. So, we will be using this. So, yan. So, carbonized na yan. Yan po yung ginagamit ko na soil mixture. If you're asking for the ratio, I don't really have a ratio na sinusundan. Basta't sa akin lang, yung sukat, what I mean. So, yung ang ginagawa ko lang is, medyo madami yung bunot. Madami yung bunot. Tapos, equal proportions na lang yung iba. Ibang mixture natin na gagamitin natin para sa ating soil mix. Then, kakailangan din pala natin ng mga pots. So, gaya ng sinabi ko sa inyo, yung mga pots ko, dinadagdagan ko yan ng butas for to make sure na ma-well drain yung plant. Lalo na ngayon na malapit na rin yung tag-ulan. So, simulan na natin yung pagre-repot ng ating mga plants. So, ihalo lang natin yung soil mix. So mix well. Ayan. So okay na yan. Itong Royal Queen. So gagawin natin sa Royal Queen. Hindi na natin tatanggalin yung soil na meron siya. So i-add na lang natin. Tapos bagay yung pot lang yung ating papalitan. So siguro ang gamitin natin ito na lang ang gamitin natin. So ililipat lang natin yung plant. So una nilalagyan ko siya ng binibase ko siya ng bunot. Dahan-dahan lang. So, ganito lang ang ginagawa ko. Yan, para buo siya. Yan, para buo. And then, well, we will put it here. Yan. So, para hindi masyado na-disturb yung roots. And then, we'll just put the new soil mix dun sa sides. Why are we doing this? So this method is going to be useful kapag gusto mong mapadali yung recovery process ng plant para hindi ka na masyado mahirapan o mag-adjust yung plant. So instead of changing the entire soil mix, so ang gagawin natin is we will use the same soil mix, especially kung wala namang problema, okay naman yan. So, I use the same soil mix kasi okay naman yung cellar.
So yung mga plant na na-order ko sa kanya, okay naman. So we will just put these additives. Make sure na plant is. Not going to adjust too much. Ingat lang sa mga roots. So, sinisecure ko lang siya. So, hindi ko muna siya nilagay sa malaking pot kasi may plant pa dyan na i-repot yan. So, para nakita natin siya. Then, kapag medyo okay na, dun natin siya ilalagay sa bigger pots at lagyan natin siya. So, ganyan lang po kadali yung pag-repot ng mga potted plants na in-order natin online. So, syempre, kung medyo duda kayo doon sa soil mix at gusto nyong palitan, it's up to you, it's your choice. But you have to wait at least 5 days. Antayin nyo muna ma-acclimate yung halaman, and then that's the time that you can change the soil mix and repot the plant. Okay, so we're done with the first plant. Let's go for the Prince Albert. So in Prince Albert. So dahan-dahan lang na walang ma-damage na roots. So we will not remove the soil mix na ginamit the seller. So i-re-rotate natin yan. So we will use the same mix. Talilan natin to. So if you notice, hindi ko masyadong nilaliban. Then ayusin natin yung mga roots. So, grabe yung roots niya. Sobrang dami na. So, this is going to be okay. Because madaling makakapag-adjust yung plant natin. So, lagyan natin siya ng bunot. So, yun yung ginagawa ko. So this is my method, guys. So I'm not sure if this will work with you. Pero ako kasi, ito na yung ginagamit ko. The way kung paano ko nagpat ng mga philodendron. So bakit pa iba kapagtanong kayo, bakit dilagyan pala natin ang carbonized rice? Well, ang carbonized rice hull kasi ay nagsisilbi siyang soil conditioner and it will actually kill any living pathogens dun sa soil kung meron man. Yan, so we're done with the Prince Albert. Thank you.
not to damage any roots. All roots are very important para maraming roots na makapag-supply ng energy sa plant natin. So good thing about bunot at saka yung pag nilalagyan natin siya ng pumice, ang good thing niyan is nagkakaroon siya ng aeration. So air, nakakapag-supply or nakakapag-breathe yung halaman sa yung mga ugat. So though ang mga philodendron is madali naman silang alagaan, pero very prone sila sa fungus. And yung fungus, usually nag-i-start yan kapag sobrang wet yung soil. Kapag laging basa yung halaman yan, pinamamahayan yan ng fungus. So, secure na yung plant. The next, so last philodendron, i-repot natin for today. So, probably we'll just be using this one. Ito na lang pot na to. So, huwag nyo masyadong ilalim yung pag-plant nyo ng mga halaman. Kasi, especially mga philodendron, para mas mabilis sila makapag-produce ng shoots. So, tansyahin nyo lang kung masyado bang deep yung plant. Hindi, okay. So, ipabit. Okay na to. So, this is fine. So, lagyan na natin yung mga bunot. Gustong-gusto yan ng mga philodendron. So, huwag kayo mag-alala kung may makikita mang kayo na leaves na maninilaw, yan. Yan, I'm pretty sure yan, hindi na yan magsusurvive, mamamatay na yung dahon na yan. But still, we still have the remaining 2 leaves and 1 shoot. So, meron tayong bagong pa-unfurl na dahon. And then soon, magkakaroon ulit yan ng panibagong shoot. Yan. Then, now, ito na tayo sa Trinebis. So, maliit lang yung pot. Ito na lang yung pot na gagamitin natin kasi maliit pa yung Trinebis. Huwag natin gagamitan ng malaking pot kasi pag yan, sa malaking pot nyo ilalagay yan, may possibility yan na mamatay o ma-root rot kasi mas matagal matuyo yung soil mix kapag sobrang laki yung pots. So, didipende nyo yung size ng pots sa size ng halaman na itatanim nyo. So, dati kasi ako ganun. So, parang tinatabat na ako mag-repot. So, nilalagay ko agad sa malaking pot. Mali pala yun. So, pag nakikita na natin na lumalabas na yung mga roots, then that's the time na ilalagay na natin siya or i-transfer na natin siya sa isang bigger pot. So, make sure walang masasayang na soil mix. Nakapag-repot na tayo ng how many plants? So, we did repot 5 plants for today. So we have 4 philodendron plants at isang crinepis. So yeah, medyo yan, nakikita nyo nagdidilaw na siya, so that's fine so long as there are still surviving leaves at mapapalitan naman yan. Yan, so ito muna ay hindi ko muna ibibilat, so huwag nyo muna i-expose sa araw yan on direct sunlight. Lagay niyo muna siya sa shaded area. I would suggest not to water them yet. So, hintayin niyo muna sila na makapag-adjust yung mga roots dun sa bago nilang soil mix na nagamit. So, siguro, probably bukas pwede na yan. The philodendrons doesn't really like yung wet soil. That's the reason why na nilagyan natin ng pabis at ng bunot para
maging well-drained yung soil. Remember guys, kapag tag-ulan, kailangan well-drained yan. Kasi pag hindi well-drained yan, ayun, mangyayari, maiimbak yung tubig, tapos babubulok yung roots niya, and then mamamatay yung halaman, or makikita nyo lang naninilaw na siya, or nalalagas na yung mga dahon. So, yung mga nagtatanong kung bakit parang wala daw silang green thumb, kaya hindi daw sila nakapag-alaman. Ako kasi di ako naniniwala doon. There's no such thing. It's just the way how you handle your plants. Kasi kahit naman yung mga talagang gardeners o yung mga plant lovers, kahit na mga plant lovers at mga expert na sa pag-ahalaman, there are still instances na meron silang mga halaman na namamatay. It's just the way how you handle your plants. Yan, kung paano nyo sila alagaan. So, that's all for today. So, shout out po kay Ate Wendy Panes na pinagbilhan natin ng mga plants natin. And also to Green Leaf from Shopee for sending us a well-rooted royal queen. So, until sa susunod na episode natin, if you like this video, please don't forget to click the like button and don't forget to share and subscribe. Click the bell notification icon para maging updated kayo sa mga susunod pa natin mga episodes dito sa ating channel. Until sa susunod guys, bye-bye!